Hello, welcome to Fifth Generation Hobby Shop. Review tayo ng Heirs of Unit ni Sir Joe Gabriel ng Roas Capis. Sir, welcome to Fifth Generation Hobby Shop, sir. This is your unit, the M92 by WE. Okay, may libre na siyang gas. Green gas, standard power. Pop dyno, number 12. At may libre na rin siyang 0.20 grams 4,000 shots na bala. This is the box. Yan, WE brand M92 standard size color black. Kasi meron din na long size na to eh. Yung long size na version. But this is the standard size version ng M92 black. Okay, made in Taiwan. Okay, buksan na natin. This is the owner's manual. Ayan. Scan mo lang yung QR code para sa parts and sa instruction manual, sir. And this is the unit. Yan. M92 full metal. So, sa mga nagtatanong kung full metal po ba ang M92, yes. The M92 is a full metal, just like sa mga 1911 na full metal. Okay? M92 is a full metal. So, masasabi kong full metal dahil yung slide niya is metal. Yung lower frame niya ito, yung pinaka frame ito, metal yan. Yung trigger guard, metal. Yung grip niya is metal. Okay? Though hindi siya real steel, no? Hindi siya katulad ng mga tunay na baril talaga na talagang purong bakal yon. But this one is yari sa bakal, pero ibang klase ng bakal. Okay? Pero metal siya. Okay? Ibang klase nga lang na pagkabakal. Okay? It's like aluminum steel, alloy steel, parang pot metal siya. Okay, metals lang siya. Kumbaga malalambot na metals para madali siyang i-mold, madali siyang hulmahin. Okay, pero this one is metal. Also a metal. Okay, hindi nga lang siya real steel, pero metal siya. The M92, WE M92 is a full metal. Yung grip niyan, yung grip niyan is metal. Basta lahat 'yan metal. Except sa cover, itong grip cover. 'Yan, plastic 'yan. 'Yan. Pero napapalitan din yan. Yan. Yung magkabilaan na yan, plastic yan. Okay? But the rest, metal. Except dun sa internal, yung loading nozzle, yung part na yun dun sa may loading nozzle piston, yun, mga plastic yun. Pero the rest, yung recoil, spring rod, barrel, yan, metal yan lahat. Kaya mabigat si Beretta kasi full metal. Okay? Yung magazine niya ay 24-rounder capacity to, no? 24-rounder. Pero lagi namin na-advise, lalo na sa mga first-time user airsoft, na mas maganda yung magazine, yung bala, lalagay natin kahit kalahati lang. Huwag nating sagarin sa 24 para yung spring natin hindi agad lalambot. Kasi pag laging compress yung spring, katagalan yan, lumalambot yan. Meron ding epekto yan sa ating unit kung malambot na yung spring. So, ngayon lalagyan ko lang siya ng dalawa para sa chronograph test. Okay. So, wala pa siyang gas. Indicator na walang gas. Itong outlet, ito. Yan, gumagalaw, diba? Napipindot mo siya pag walang pressure. Walang lamang gas. Ngayon, pag nilagyan ko yan ngayon ng gas, matigas na yan. So, ganito po ang magpaglalagay ng gas. Inverted position na sa ilalim yung magazine, no? Then, tsaka mo siya ipipress. 1, 2, 3. Yan. Ngayon, matigas na yan. Kasi may pressure na sa loob. Ito yung outlet valve. Ito naman yung inlet valve. Okay? Inlet, outlet. Okay? So, ito, sir. 24 siya, pero mas maganda kung ang ilagay mo lang dito na bala 12 or 10
Kasi para yung magazine mo, sir, matigas pa rin. Kasi alam naman natin na kapag yung spring, laging compress yan, no? Pag laging compress, katagalan, lumalambot yan. Okay? Lumalambot yan. O, yun. Though meron din naman tayong spring na available, pero syempre, magastos din, hassle din, magpapalit ng parts, at magastos. Okay? O, dito pa lang, habang bago pa lang yung magazine nyo, yun lang ang gawin nyo, no, sir? Okay? So, itong M92, meron tong manual safety. Yan, ito yun. Yan, yung may red na yan, yan yung safe, manual safety niya, indicator. Na pag binaba mo yung safety, yan. Safe, yan. Yan. Pansinin nyo, hindi gumagalaw yung hammer. Yan. Kasi naka-safe. Ngayon, pag inangat ko yan, diba? So, yun yung manual safety, ambidextrous yan, magkabilaan. Pero, bihira lang ginagamit yung manual safety para talagang sigurado kang safe, ilabas mo yung magazine. Yan. Ilabas mo yung magazine sa unit para safe talaga yan. Kahit makalabit mo man yan, di yan puputok. Or walang balang lalabas. Okay? Kasi itong moving parts na to, ito. Yan yung unang nasisira, yung mga manual safety na yan. Yan yung, basta lahat ng mga moving, yan yung unang nasisira. So, itong manual safety na to, pagbago, matigas yan. Yan, medyo matigas. So, katagalan yan, lalambot naman yan. So, ito, bihira. Ako sa M92, bihira ko lang ginagamit yung safety. No, para sure kang safe, tanggalin mo yung mag sa unit. Okay? So, yun. Pero gumagana yung safety niyan, sir. Yan. Ay, gumagana yan. Para lang maiwasan natin yung wear and tear, kasi syempre, moving yan. Laging like safe, tapos paputok ka naman. Pababa, pataas, pababa, pataas. Syempre, doon nasisira yung laging nagagalaw, di ba? Okay? So, yun naman. Yun lang naman. Tapos, ito. Yan. Yung outer niya. Yan, may thread yan. Pwede mo pang lagyan ng accessories yan, katulad ng tracer units. Yun. Sa flashlight, hindi na lalagyan. Pero kung mayroon kang yung mga external mountings, pwede yon. Okay? So, this is the WEM92, which is order ni Sir Joe Gabriel ng Ruas Capiz. Okay? Full metal. Okay, so ngayon, testing natin yung EPS chronograph. Okay? So, ano pa ba? So, yun lang naman. Sa paglilinis, kung gusto nyo baklasin, pag-aralan nyo muna, sir, yung pagbabaklas. Daw, madali lang naman din siyang baklasin, no? Walang mag, kasama muna, tapos, kasama sa dulo, pigil, eto, press mo to, eto, press mo yan, tapos baba mo tong lock, eto, sa kabila, ayan, yan. Ayan yung internals. Ito naman yung frame. Ito yung slide. So, pagbabalik, ito. So, ayun, bago nyo baklasin, pag-aralan nyo muna, sir, no? Sagad sa dulo. Ayan, pigil. Balik yung lock. Okay na. Eh, pag-aralan nyo muna, sir, bago nyo siya baklasin, no? Kasi baka mamaya hindi nyo maibalik. Okay? Sir Joe Gabriel of Ruas Capiz, proceed tayo sa chronograph testing. Fairing 360.4. Okay, 360.4. Yeah, 360.4. Okay, malakas. Okay, isa pa. Okay, 356.2. And then, dalawa lang yung nilagay kong bala. So, nag-open chamber. Yan, nag-open chamber. So, ganyan po ang magiging itsura kapag wala ng bala, no? Pag wala ng bala. So, ang gawin nyo, release, always release the magazine by pressing the mag-release. And, for safety. And then,
eto, hatakin mo lang tong slide, nung hatakin, pull back. Pull back mo lang para itong slide stop, yan, slide release, may spring kasi yan, bababa yan. Tignan mo, sir. Yan, bumaba, diba? So, pag bumaba na, tsaka mo siya bibitawan. Yan, okay? Then, hammer down. For safety, always hammer down. Bago mo isalpak yung magazine, pero for safety, talagang release mo, hiwalay mo yung magazine. Okay, so ngayon, proceed tayo sa shooting test. Okay, shooting test tayo, Sir Joe Gabriel of Ruas Capiz. This is your WEM92 full metal. Yeah. Loaded with 10 rounds 6mm BBs. Yeah. Okay, firing. Pusin lang natin yung bala. Ayan. So, nag-open chamber siya ulit dahil wala na siyang bala. So, release the magazine. And then, pull back the slide. Then, release the slide. Hammer down. Okay, Sir Joe Gabriel, this is the brand new WEM92. Ready to ship, bound to Ruas Capiz. Okay, if you have more question regarding your order, sir, you need order, message lang sa aming Facebook page, 5th Generation Hobby Shop, or sa aming Viber, 0956572789. Thank you, sir, and have a nice day.